Speak well. Mag-isip muna bago magsalita. Ang sabi sa Ephesians 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Pag marunong kang magbitaw ng salita, magiging kapalagayang loob mo ang siniman. Pero kung hindi ka marunong magkorte ng mga salita, yung konti mong kaibigan ay mawawala pa. So speak well informed. Ang grammar or vocabulary, ang boses, ang tono, ang haba ng ating mga salita, o yung clarity, yung linaw ng ating mga sinasabi, lahat yan ay mahalaga. Speak well not only in form but also in spirit. Pag nagsalita ka, dapat nakinabang ang nakinig, na-edify siya, natuto, naliwanagan at gumaan. Hindi bumigat yung kanyang pakiramdam. May integrity dapat ang ating pagsasalita. Hindi naninirang puri. Nakakapagpaliwanag tayo at masaya tayong kasama. May mga taong nakakatakot kumustahin kasi ang isasagot nila sa'yo ay isang buong encyclopedia o ikukwento sa'yo ang sakit ng lahat ng angkan nila ng isa-isa kahit hindi ka nagtatanong. Dapat alam din natin kung kailan magsasalita o hindi. Gaano kahaba o kaigsi yung sagot para huwag tayong kapaguran ng mga tao. Minsan may mga kaibigan tayo na nagko-confide sa atin. Dapat matutunan natin kung gusto ba nilang marinig ang atong opinion o gusto lang nilang pakinggan natin sila. May mga tao kasi na hindi pa nagsasalita yung kanilang kaibigan or hindi pa natatapos yung sentence, sumisingit na, kumbaga nagbibigay na ng payo, hindi pa man hinihingi. Kailangan matuto tayo paminsan-minsan na makinig din. Nakakainggan nyo na makinig sa Panginoong Jesus dahil malinaw siyang magsalita. Gumagamit siya ng mga lingwahe na naiintindihan ng karaniwang tao. Hindi siya pa-deep, kumbaga, sa generation ng mga millennials, pa-deep. Kumbaga, kunwari, malalim siyang tao. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Pero si Jesus, hindi siya gumamit ng mga high-sounding theological phrases o yung mga academic discourse. Hindi pa naman uso yung mga term na yun nung panahon ni Jesus. At magandang magsalita ang Panginoong Jesus. Pag nagbibigay siya ng halimbawa tungkol sa mga ibong lumilipad, o kaya naman ay mga bulaklak, o kaya naman yung mga halaman, parang nandoon ka mismo. Nai-imagine mo, parang napupunta ka doon sa dinedescribe sa'yo. Or kung amoy man yan, parang naaamoy mo na din. Kung lasa man yan, parang nalalasahan mo na din. Kasi napakagandang magsalita ng Panginoon. At walang nasayang na salita sa Panginoon. Lagi siyang relevant. Lagi siyang may kabuluhan at nakakabuti. Tutularan natin si Jesus. Huwag tayong basta-basta nagsasalita ng mga bagay na alam naman nating hindi nakakabuti sa ating kapwa. Dapat may kabuluhan yung ating mga sinasabi. So dapat, bago tayo magsalita, pinag-iisipan muna natin yan. May mga tao kasi na basta lang makapagsalita lang sila, masabi lang nila yung gusto nila without thinking kung makakasakit ba sila ng kanilang kapwa or may kabuluhan ba itong mga sasabihin ko? Makakabuti ba ito sa akin at sa makakarinig?
Let us be likable like the Lord Jesus. Kasi sino ba naman ang taong magkakagusto o makikipagkaibigan sa taong puro negative ang lumalabas sa bibig? Siyempre ayaw naman natin ng ganon. So dapat yung mga sinasabi natin palaging may good intention, palaging mabuti, makabuluhan, relevant. Pwede tayong magsabi ng ating mga opinion without demeaning others' opinion. O kaya, yung maninira ka ng kapwa para lang masabi mo ang mga gusto mong sabihin. Hindi maganda yun. Yes, we have the freedom of speech, pero ginagamit din dapat yun sa tama. Kasi in this day and age of social media, minsan hindi na nag-iisip ang mga tao sa mga pinapost nila, sa mga sinasabi nila, sa mga opinion nila. Sobrang opinionated na yung mga tao ngayon. Although, hindi palaging masama yun, pero kadalasan, dahil sobrang opinionated na ang mga tao, kumikita din ang kanilang mga isip. Sa panahon ngayon, dapat malawak lagi ang isip natin. Dapat bukas tayo sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng ikinukulong lang natin yung ating sarili, yung ating opinion, yung ating mga nalalaman sa isang kahon. Dahil napakalawak ng mundo. Kumbaga lahat ng bagay sa panahon ngayon, pwede mo nang i-Google. Halos wala na ngang privacy ang mga tao. Ultimo yung kanilang email, phone number na ilalagay sa social media. Although may privacy policy ang mga social media giants na yan, pero once na may nag-breach ng privacy na yan, lantad na lahat ng address, phone number, bank accounts at kung anik-anik ng mga tao. Kailangan nating mag-ingat. Huwag tayong mag-disclose ng mga sensitive information sa social media. Dahil lang uso yung mga ganun, uso yung ganito, uso yung ganyan, makikisabay tayo. O kaya yung mga pa-woke na sinasabi, yun bang nagpapanggap na alam nila yung topic? Yung bang mga taong nagpapanggap na alam nila yung pinag-uusapan, pero hindi naman talaga. Masabi lang na alam nila yun without even researching about it dahil lang uso, nakikisali. So pag-isip-isipan natin yung ating mga sinasabi at mga pinupost. Kapag nagbe-benefit ang mga tao sa paligid natin kapag nagsasalita tayo, they will be thankful that we opened our mouth. Minsan kasi may mga taong pag binuka na nila yung bibig nila, lumalayas na yung makausap. Kasi hindi nakaka-bless yung lumalabas sa bibig. Alam nyo yung dila natin, walang buto yan ha. Pero nakakasugat yung mga lumalabas dyan kadalasan. So let's not use our words to hurt people. Dapat ginagamit natin yan to lift people up and gumanda yung pakiramdam ng mga tao sa paligid natin na ating nakakausap. Dapat ang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig ay nakakapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. God bless us all.